Hello po sa inyong lahat. Ako po pala si Ginny at ang aking asawa ay si Buddy at kayo po ay nanonood sa Team Taylor Channel. And for today's video po, ay i-share ko po sa inyo yung regarding sa pag-file ng application for naturalization or ng Form N-400 online. But before anything else po, kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe dito sa aming channel, sana po ay mag-subscribe na po kayo at maging parte ng aming YouTube family para maging updated din po kayo sa mga uploads dito sa aming channel. So yun po, ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ginawa yung aking pag-file online ng aking application for naturalization. So may nagtanong po before, ano daw yung mas okay kung mag-file ng application for naturalization online or by mail? So yung opinion ko po, mas okay kung mag-file online kasi yung mga notices po ay makikita ninyo sa mismong account ninyo online, kasi may times na what if kung by mail ay hindi nyo ma-receive physically by mail yung inyo pong notice na galing sa USCIS. So ang advantage kapag mag-file kayo online, ayun nga po, makikita ninyo sa inyong online account na naka-PDF account po yung mga notices na pinapadala sa inyo ng USCIS. So without further ado po, ay papakita ko na po sa inyo kung paano po mag-file ng N-400 online. So kung meron na kayong USCIS account, ay makikita ninyo sa inyong account kung saan pwede kayong mag-file online. Pero kung wala kayong account, or kung meron kayong account pero gusto nyo pa rin i-search online, ay i-type nyo lang tong apply N-400 application online. Ayan, tapos hanapin ninyo yung USCIS website page, and then ito application for naturalization, and then click sign in. So, dahil earlier guys, ay nakapag-sign in na tayo sa ating account. So, sa case ko, nag-sign in na ako for this video, ay nire-direct na ako ng USCIS dito sa application for naturalization page. Pero kung di pa kayo naka-sign in, ay ipapag-sign in kayo ng USCIS. And then, mapupunta rin kayo dito sa page na to. So, application for naturalization. Ayan, before you start your application, kailangan yung iselect yung eligibility, kung ano yung basis ninyo sa pag-file ng inyong US citizenship. Tapos, nakalagay dito kung magkano yung babayaran. Kung under 75 years old, ang babayaran ninyo ay $725. Kasi kasama dito sa $725 yung $640 standard fee plus yung $85 biometric service fee. Pero kung kayo naman ay 75 years old or older, ang babayaran ninyo ay $640. Ayan. So, gaya nga ng nasabi ko kanina, mas okay mag-file ng online kesa ng by mail. Kasi, yung mga notices na ipapadala sa inyo ng USCIS ay makikita ninyo dito sa inyong account. Ayan. Tapos, after you submit your application, sasabihin sa inyo kung ano yung gagawin. So, pwede nyo na yung basahin on your own, guys. So, i-click na natin yung next. And then, ito, tinuturuan din tayo dito sa computer, dito sa webpage na to, kung paano mag-fill out ng application. Ayan, complete the getting started section first. So, kumbaga itong page na to, binibigyan tayo ng advice sa pag-fill out ng ating application. Provide as many responses as you can. And then, sabi nila, sabi ng USCIS, automatically save. Isa-save nila automatically yung mga reply ninyo doon sa mga katanungan. And then, how to continue filling out your form. Ayan. So, kung for example, nag-fill out kayo ng form and then may kailangan kayong tapusin na ibang bagay, ay pwede kayong mag-sign out. Tapos, pag-sign in nyo, ay pwede nyong i-continue ulit yung inyong pag-fill out ng form. Pero parang sa pagkakaalala ko, meron lang 30 days na nakastore yung application form nyo online. So, kung hindi nyo makomplete yung application within 30 days, ay kailangan ninyong mag-fill out ulit ng panibagong application online. Ayan, so i-click natin. So ito guys, do not mail, ay wala pala yan guys, ano lang siya, Paperwork Reduction Act Burden Disclosure Notice. Ayan, so start application na tayo.
So, tinatanong dito, ano yung basis ninyo sa pag-file ng inyong US citizenship? So, kung kayo ay gaya sa situation ko na nag-file kayo ng fiancé visa at ang spouse ninyo ay US citizen, ayan, so dito kayo sa part na to, ito yung i-click ninyo. I am at least 18 years of age and have been a lawful permanent resident of the United States for at least 3 years. In addition, I have been married to and living with a US citizen spouse for the last 3 years and my spouse has been a US citizen for the last 3 years at the time I filed my form N-400. Pero kung yung asawa nyo naman ay nagtatrabaho abroad, ito yung i-click nyo. Pero sa case ko, dito ako nag-a-apply and karamihan naman sa atin ay ito yung basis ng eligibility. Kaya ayun, kung ito yung nag-a-apply sa inyo, ito yung i-click nyo. Ayan. And then, so close natin to. And then click next. Is someone assisting you with completing this application? So, kung walang nag-a-assist sa inyo, I know ang i-click ninyo. Okay, so what is your current legal name? So, mag-imbento tayo ng ating name for purposes of this video. So, given name. So, gawin natin Maria. Maria, first name. Middle name. So, hindi ko alam guys kung ano yung middle name ninyo na ginagamit dito sa US. Yung iba, yung middle name, yung literal na second name nila. Or yung iba naman, yung middle name ay yung middle name nila sa Pilipinas. Yung surname, yung ano, surname nila nung pagkadalaga nila. Pero para mas madali dito sa video, ang gamitin natin is yung literal na middle name or yung literal na second na pangalan. So, Jane, gawin natin. Jane. And yung family name, gawin natin Doe. Ayan. So, sana guys, later on in the video, maalala ko kung ano yung ginamit kong pangalan dito sa video na to. Ito yung next question. Have you used any other names since birth? So, ang pwedeng i-include dito kung may nickname ka ba, kung may alias ka ba, and yung mga maiden name na ginamit mo nung nandito ka sa US. So, kung dumating ka dito sa US nang single ka pa, gaya sa atin guys, sa fiancé visa holders, nung dumating tayo dito sa US, engaged pa lang tayo, so hindi pa tayo kasal. So, at some point ay nagamit natin yung ating maiden name. Ayan. And kung may nickname kayo, ay ilalagay nyo rin dito sa form na to. So, ito, click natin. Yes. Provide the other names that you have used. So, ilagay niyo yung name ninyo nung dalaga pa kayo. So, Maria. And then, middle name. Siguro yung Jane, gamitin natin. Pero guys, yung middle name, like what I said earlier, depende kung anong middle name na ginagamit ninyo. Either yung literal yung second name or yung surname ninyo nung kayo ay single or pwede rin yung surname ng inyong mother. Kasi yung ibang, sa ibang cases, yun pa rin yung ginagamit nila. So, kung ilagay nyo yung middle name na applicable sa inyo. And family name, gawin natin yung maiden surname niya. So, Santos. Ayan. And kung may alias kayo, i-click nyo another name. Pero kung wala, ay yan na lang. Yung maiden name nyo. And the next question, would you like to legally change your name? So, pwede kayong pinagbibigyan kayo dito ng US government na palitan yung inyong pangalan kung gusto nyong mag-change of name. Ayan. Pero ito, sino yung mga hindi pwedeng mag-change of name? Yung mga members of the military or their spouses who are naturalizing overseas. So, sa case ko, no yung nilagay ko dyan kasi ayokong magpapalit ng pangalan. Pero kung gusto ninyo, ay click nyo ang yes. So, next. How can we contact you? So, ilagay nyo na lang yung inyong telephone number. So, 0123456789. Yan. And then, daytime telephone number. Kung same lang din yung inyong daytime telephone number sa inyong mobile telephone number, ay i-click nyo lang tong box na to. And then, evening telephone number. Kung meron kayong ibang telephone number pag gabi, ilagay nyo dito. Pero kung wala, i-click nyo lang din tong box na to na same lang din sa inyong cellphone number, yung inyong evening phone number.
Sa work telephone number, kung alam nyo yung phone number sa inyong work, ay ilagay nyo lang dito. Pero kung hindi, siguro guys, i-click nyo na lang to. Pero let's assume na alam nyo yung inyong work telephone number. So maglagay tayo dito ng ibang number. Yeah. And then, yung inyong address. So, email address. So, maglagay tayo ng ibang email address. Palitan na lang natin nung pangalan na nandito sa video. mariadoe@gmail.com. Ayan. What is your current mailing address? So, ilagay ninyo dito kung saan gusto nyong email ng USCIS yung inyong notices. Care of name, if any. Tingin ko, hindi naman kailangan fill upan to, pero lagi ko siyang pinifill upan. Pero sa purposes ng video na to, ilagay na lang natin yung pangalan na ginamit natin. So, Maria Do. Country. So, since dito tayo nakatira sa US, lagay natin United States. United States. And then address. So, mag-imbento tayo ng address. Ito. Street, city, or town. Lagay tayo New York. New York. And then state. Click natin New York. Zip code. Yan. And then county, mag-imbento tayo. So address not found, guys. Yan, so mag-imbento tayo ng ano, ng ibang address. So click natin. Click natin, guys, kung magpo-proceed siya, ha. Okay, so nag-proceed. Basta guys, ilagay nyo lang yung tamang address nyo. So, kung nakita nyo kanina, address not found kasi nag-invento lang tayo ng address. Ayan. Pero make sure nyo na ilagay nyo yung correct address ng inyong bahay or kung sakali man na nakatira kayo sa apartment tapos nawawala yung mga actual mail ninyo, ay ilagay ninyo yung bahay ng kapamilya ninyo kung saan nyo gustong ma-receive yung inyong mga USCIS notices na for sure ay hindi mawawala. So, proceed na tayo. What is your date of birth? So, mag-invento tayo. 1 January, siguro 12. 1999 date of birth. So ilagay natin Philippines. Okay, and then next, what is your country of citizenship or nationality? So ilagay natin ay Philippines kasi tayo ay Filipino citizens. Philippines. Yeah, Philippines. On what date did you become a lawful permanent resident? So, ilagay ninyo yung ano date na nasa green card ninyo, yung resident since date. So, September 1, 2020. What is your name exactly as it appears on your permanent resident card? So, itype nyo lang dito kung ano yung mismong or yung eksaktong pangalan na makikita ninyo sa inyong permanent resident card. Pero kung kapareho naman na yung ano yung name na tinype nyo dito and yung name ninyo sa inyong green card, ay i-click nyo lang to. Ayan. Pero kung iba, kunwari Maria and then hindi full name yung Jane, letter J lang. So, itatype nyo Maria, J, and then Doe. Ayan. A number is yung alien number na makikita ninyo sa inyong permanent resident card. So, gawa tayo ng number. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. And then, social security number. Provide kayo ng inyong social security number. Okay, and then itong USCIS online account number. So, wala akong ganyan, guys. So, kung ito yung first time nyo na mag-file online, wala pa kayong ano, USCIS online account number. Click next.
And then, what is, so ito, we require you to complete the questions below to conduct background checks. Ayan, what is your gender? So, female. What is your ethnicity? So, tayo ay not Hispanic or Latino. What is your race? So, Asian. What is your height? 5 feet. 5'1 lang ako, guys. 5 feet 1 inch. What is your weight? So, yung weight ko ngayon is 144 pounds. What is the color of your eyes? So, yung color ng eyes natin is brown. Ayan. Ano siya? Dark brown, guys. Ayan. What is... Yung iba, naglalagay black. Pero, technically, wala talagang black na color ng eyes. Ano siya? Dark brown. Ayan. Pero, actually, yung nilagay ko rin sa application ko, black din eh. Pero sabi ng asawa ko, hindi, walang black, dark brown lang siya. And what is the color of your hair? So, black. Next. Where do you live now? So, nilagay ko, I live at my current mailing address. Pero kung sa ibang lugar kayo nakatira, ay i-click nyo lang tong, ano, ay i-type nyo lang yung inyong current address. When did you move here? So, kailan kayo lumipat dito sa address na to? So, from, nung, siguro nung ilagay natin nung dumating tayo dito sa US. So, July 25, 2019 to present. Next. Ito, ilagay ninyo dito kung saan kayo nakatira for the past 5 years. Ayan, if anything is incorrect or missing, you can edit or delete your entries or add a new address. So, within the past 5 years, so ilalagay nyo rin dito yung address ninyo nung nasa Pilipinas kayo. Kung kayo ay nakatira sa Pilipinas from this date, kung nakatira pa kayo sa Pilipinas, ayun, for the past 5 years. Ako guys, dumating ako dito 2019. So, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. So, dumating ako dito July 2019. Tapos, today is, ano, sa paggawa ko ng video na to, February 2024. So, yung exact 5 years ko dito is July 2024. So, since hindi pa siya exact na 5 years, ilalagay ko dito yung address ko nung nasa Pilipinas ako. Pero for purposes of this video, guys, kayo na lang yung maglagay ng address ninyo para makapag-proceed na tayo sa ating next question. Okay, so next. Sabi doon kanina, may missing information daw tayo. Pero never mind, guys. Continue tayo sa next. Pero sa inyo guys, i-make sure nyo na kung saan talaga kayo nakatira for the past 5 years ay ilalagay ninyo lahat. Pero for purposes of this video, naglagay lang tayo ng isang address. Where have you worked and or attended school full-time or part-time during the last 5 years? So, ilalagay ninyo yan dito. So, mamili kayo ng employment type. And then, ilalagay nyo dito sa pagkakaalala ko, guys, kung kailan kayo naging employed, kung ano yung company ninyo, and kung saan yung company. Okay? So, add a period of self-employment. Add an employer. Add an employer kung kayo ay may pinagtrabahuhang company. Okay, so for example, lagay natin, nag-work kayo sa, supermarket industry. So, lagay natin Target. Oh, choose new school employer type, add an employer. Pati ako guys, nalito na, pasensya na, add an employer. What is the name of the employer? So, for example, nag-work kayo sa supermarket industry, lagay nyo Target. What was your occupation? So, pili kayo dito. For example, administrative assistant kayo sa Target. Lagay nyo admin support. I currently work here. Kung kayo ay currently nagtatrabaho dito. Pero kung kayo ay hindi, huwag nyong i-click yung box na yan. So, from, siguro invento tayo ng date. January 2, 2023 to present. And, lagay nyo guys yung address ng inyong employer. Tapos, save entry.
Ayan, then proceed na tayo sa next. You're missing information. So, guys, hindi ko pinovide lahat ng information. Ayan. So, kung kayo ay mag-fill out, make sure nyo na kayo ay mag-provide ng complete information nyo. So, hindi na tayo mag-provide ng other info para makapag-proceed na tayo sa next question. Have you ever served in the U.S. Armed Forces? So, no. Are you currently a member of the U.S. Armed Forces? No. Click next. Are you a male who lived in the United States at any time between your 18th and 26th birthdays? No. Next. Have you taken a trip outside of the United States in the last 5 years? So, sa case ko, yes, kasi nagpunta kami ng Pilipinas twice. Include short trips that lasted longer than 24 hours and visits to Canada and Mexico. So, I will click yes. Next. Here is your travel history. So, dito guys, ilalagay ninyo yung inyong travel history. Ito, bibilangin daw ng USCIS yung day that you depart from the United States and the day you return to the United States as days inside the United States. So, kung yung departure date ninyo and yung return date ninyo, so considered kayo as inside the United States. Tapos ito, we only count days that you spent outside of the United States during the last 5 years, even if your trip was longer than 5 years ago. So, maglagay tayo ng sample dito. Date you left. So, yung first trip namin papuntang Pilipinas, umalis kami, May 23, 2022. Bumalik kami June 1, 2022. Countries you travel to, Philippines. So, guys, ilalagay nyo lang yung inyong pinaka-destination. Huwag nyo lang ilagay yung inyong layovers. Save entry. So, maglalagay pa ako ulit ng isa. So, kita nyo, guys, kinompute ng USCIS kung ilang days kayong out of the United States. So, ilagay natin yung isa ko pang trip sa Philippines. Date you left. So, April 21, 2023. And then, kailan kami bumalik? May 4, 2023. Countries you travel to, Philippines. Okay, save entry. So, ito, 20 days akong outside of the United States during the last 5 years. And then, click next. Do you have a physical or mental or developmental disability or mental impairment? So, kung meron daw ba kayong physical disability na, for example, kayo ay hindi makalakad or malabo ang paningin ninyo, gano'n na gusto ninyong sabihin sa USCIS para ma-accommodate kayo. Ayan. So, no sa case ko. Yan, are you requesting an accommodation because of your disabilities or impairments? No. What is your current marital status? So, married. What is your current spouse's legal name? So, ilagay nyo dyan yung current spouse's legal name and kung ilan kayo nagpakasal, and then click next. Current spouse's date of birth. Has your current spouse ever used a previous legal name? Kung yes, lagay nyo yes. Kung no, lagay nyo no. So, no na lang lagay ko dyan. Has your current spouse used any other name since birth? No. What is your current spouse's current address? So, lagay nyo na lang yung address ng asawa ninyo dito sa part na to. And then next. Is your current spouse a U.S. citizen? So, yes. When did your current spouse become a U.S. citizen? So, sa case ko, U.S. citizen siya at birth. Is your current spouse a current member of the U.S. Armed Forces?
No. Where is your current spouse currently employed? Sorry, guys. Where is your current spouse currently employed? So, lagay nyo lang dito yung info. And then, click next. Have you been married previously? No. Pero kung sa case ninyo, yes, ay lagay nyo yes. Has your current spouse been married previously? So, kung yung asawa nyo ba ay kasal dati, i-click nyo yes. Pero kung hindi, ay i-click nyo no. Do you have any children? So, kung may anak kayo guys, lagay nyo lang yes. And kung wala, ay click nyo lang no. So, ilagay nyo daw lahat-lahat ng inyong mga anak. Children who are alive, missing, or deceased. Children born in the United States or in other countries. Children under or over 18 years of age. Children who are currently married or unmarried. Children living with you or elsewhere. Current stepchildren. Legally adopted children. Children born when you were not married. So, kami sa situation namin, no. Pero kung may anak kayo, guys, lagay nyo lang yes. Were your parents married before your 18th birthday? So, sa case ko, yes. Is your mother a U.S. citizen? No. Is your father a U.S. citizen? No. So, ito guys, yung yes or no questions dito under moral character. Aralin nyo yung mga vocabulary words kasi pwede siyang itanong sa inyo ng USCIS officer. Have you ever claimed to be a U.S. citizen in writing or any other way? So, itinuturing mo daw ba na ikaw a U.S. citizen in writing or in any other way? So, sinasabi mo daw ba sa ibang tao na U.S. citizen ka? So, no. Have you ever registered to vote? So, nakapag-register ka na daw bang bumoto sa federal, state, or local election in the United States? So, no. Ang alam ko, guys, U.S. citizens lang yung pwedeng bumoto sa federal election. Pero may instances na yung green card holders pwede bumoto. Pero hindi ako sure kung ano yung mga instances na yon. Have you ever voted in any federal, state, or local election in the United States? Kung nakaboto ka na daw ba sa federal, state, or local election sa US? So, no. Do you now have or did you ever have a hereditary title or an order of nobility in any foreign country? Kung, for example, ikaw ba ay reyna or hari or prince or princess ng isang foreign country. So, click no. So, ito guys, kung may utang ka daw ba na overdue na federal, state, or local taxes, no. Ito guys, hindi ka daw ba nag-file ng federal, state, or local tax return mula nang ikaw ay naging permanent resident? So, no. So, tinawag mo daw ba ang sarili mong non-US resident since you became a lawful permanent resident? So, click natin I know. Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? No. Ito guys, sinatanong kung member ka daw ba ng alinmang organization, association, foundation, society, or similar group na makikita sa US or sa ibang parte ng mundo. So, no. Kung member ka daw ba dito ng Communist Party? So, no. Ito, member ka daw ba ng Totalitarian Party? No. So, guys, memorize nyo yan. Anong meaning ng Communist Party, Totalitarian Party? Kasi napanood ko sa ibang YouTube videos, tinanong yan sa ibang applicants, sa iba naman hindi. So, depende sa USCIS officer na mag-i-interview sa inyo. Ito, guys, member daw ba kayo? Either directly or indirectly sa isang terrorist organization. So, no. So, sinuportahan nyo daw ba ang pag-overthrow ng government or yung pagpapatalsik sa gobyerno by force or violence? So, no. So, have you ever persecuted any person because of race, religion? So, kumbaga, hinamak ba yung correct word?
Parang hinamak or hinusgahan mo daw ba ang isang tao nang dahil sa kanyang race, nang dahil sa kanyang relihiyon, or ng kanyang pinagmulan? Yun. So, the correct answer is no. Yan, should be no. Guys, tandaan nyo yan. Next. And then, involved daw ba kayo sa genocide? So, ano yung genocide? Ito yung mass killing. So, ito yung pagpatay ng maramihang tao or pagpatay ng maraming tao na nagmumula sa isang country or nagmumula sa isang ethnicity. Ayan. So, try yung aralin yung definition ng genocide kasi baka itanong sa inyo. So, like what I said earlier, depende sa USCIS officer na mag-interview sa inyo kung itatanong sa inyo itong mga definition of terms or hindi. So, no tayo dyan. Were you ever involved in any way with torture? Torture or ito yung pagpapahirap sa isang tao? Ayan. So, no. So, involved ka daw ba sa pagpatay or sa pag-attempt sa pagpatay sa isang tao? So, no. Ayan. Ito naman, involved ka daw ba sa isang involved ka daw ba sa pananakit or sa attempt ng pananakit sa isang tao? So, no. Ito, were you ever involved in any way with forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations? So, no. Were you ever involved in any way with not letting someone practice his or her religion? So, involved ka daw ba na yung isang tao ay hindi mo pinapayagang mag-practice ng kanyang religion? So, no. Kumahaba-haba tong yes or no questions, guys. Ha? So, ito, member ka daw ba or nag-participate ka sa isang military unit? No. Member ka daw ba or nag-participate ka sa isang paramilitary unit? So, ano ang ibig sabihin ng paramilitary unit? A group of people who act like a military group but are not part of the official military. So, no. No tayo dyan, guys. Nagkamali lang ako ng pag-press, pero no tayo dyan. Were you ever a member of or did you ever serve in, help, or otherwise participate in a police unit? No. Nag-participate ka daw ba sa isang self-defense unit? No. Ito, nag-participate ka daw ba or naging member ka sa isang vigilante unit? Vigilante unit, a group of people who act like the police but are not part of the official police. So, no. Then, click next. Ito, nag-participate ka daw ba or nag-member ka sa isang rebel group? So, rebel group? No. So, ano yung rebel group? So, sila yung mga gumagamit ng armas para atakihin yung gobyerno. Ito guys, member ka daw ba ng guerrilla group or nag-participate ka? Guerrilla group, a group of people na gumagamit ng mga weapons or ano, inaatake nila yung military, police, government, or yung ibang tao. So, no. Ito, member ka daw ba or nag-participate ka sa tinatawag na militia? Militia, an army of people not part of the official military. No. Ito, nag-member ka daw ba or nag-serve sa insurgent organization? Insurgent organization, a group that uses weapons and fights against the government. So, no. So, nag-volunteer ka daw ba? Were you ever a worker, volunteer, or soldier? Or did you otherwise ever serve in a prison or jail? So, no. So, nag-volunteer ka daw ba? Or naging soldier ka? Or nag-serve ka sa isang prison camp? No. Ito, nag-volunteer ka daw ba, nag-work, or nag-serve sa detention facility? Detention facility, a place where people are forced to stay? No. Ito, nag-work or nag-volunteer ka daw ba sa labor camp? Labor camp, anong ibig sabihin? A place where people are forced to work? So, no. Nag-work ka daw ba or nag-volunteer sa ibang lugar where people were forced to stay? So, no.
Were you ever a part of any group, or did you ever help any group, unit or organization that used a weapon against any person or threatened to do so? So, naging parte ka daw ba ng isang grupo, or tinulungan mo daw ba ang isang grupo na gumamit ng mga weapons? So, weapons, ito yung mga instruments or yung mga gamit na pang-atake sa isang tao para siya ay patayin or para siya ay saktan. Yun, so, nag-participate ka daw ba sa mga ganong pangyayari? So, no. Ito, nag-participate ka daw ba sa pagbibigay ng mga weapons or pagtulong sa isang tao na magbenta or mag-provide ng weapons sa ibang tao? So, no. Ito, did you ever receive any type of military, paramilitary, or weapons training? No. So, nag-recruit ka daw ba? Recruit, enlist, conscript, or use any person under 15 years of age to serve in or help an armed force or group? No. Did you ever use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat? People in combat, ito yung mga gumagamit ng weapons na mga nag-aaway-aaway. So, no. Before you start this section, ayan, if any of the questions on this page apply to you, you must answer yes, even if your records have been sealed, expunged, or otherwise cleared. So, kung yung mga criminal records mo ay clear na, or yung mga minor offenses mo cleared na, kung nagkaroon ka ng minor offense or na-charge ka ng crime, ganun, kailangan mo pa rin sagutin na yes. Ayan. Have you ever committed, assisted in committing, or attempted to commit a crime or offense for which you were not arrested? No. To guys, have you ever been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer for any reason? No. Have you ever been charged with committing, attempting to commit, or assisting in committing a crime or offense? No. Have you ever been convicted of a crime or offense? No. Have you ever been placed in an alternative sentencing or a rehabilitative program? So, ito guys, kung ikaw ay nakapag-commit ng crime, tapos imbes na isi-serve mo yung years na makukulong ka, so kumbaga, ang gagawin mo, mag-community service ka, ganun, or magbabayad ka ng payment as penalty. Yun, so no. Have you ever received suspended sentence, been placed on probation, or been paroled? No. Have you ever been in jail or prison? No. So guys, yung probation, ito yung nag-commit ka ng crime, pero dahil sa pinakita mong good character mo sa loob ng kulungan, so kumbaga, bibigyan ka ng lighter sentence. Parang ganun. Yan. Pero guys, i-search nyo na lang ng maigi kung ano yung meaning ng probation at saka ng parole para maintindihan nyo yung question. Have you ever been a habitual drunkard? So, kung umiinom ka daw ba madalas ng alcoholic beverages ng sobra-sobra? No. Have you ever been a prostitute or procured anyone for prostitution? So, naging prostitute ka daw ba or nag-recruit ka ng ibang tao para maging prostitute? So, no. So, nagbenta ka daw ba ng mga illegal na droga? So, no. So, kinasal ka daw ba more than one person at the same time? No. So, nagpakasal ka daw ba para makapag-obtain ng immigration benefit? Nagpakasal ka daw ba para makakuha ng green card or ng visa or ng citizenship dito sa US? So, no. Tinulungan mo daw ba ang isang tao na pumasok dito sa US illegally? So, no. So, nag-gamble ka daw ba illegally or naka-receive ka ng income from illegal gambling? No. Have you ever failed to support your dependents or to pay alimony? Alimony guys, so kapag ka nag-divorce ata yung couple or kapag nag-separate sila, so ito yung in-order ng court sa isang asawa na bayaran yung isang asawa. So, yun yung alimony. No.
Have you ever made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States? No. Have you ever given any U.S. government officials any information or documentation that was false, fraudulent, or misleading? No. Have you ever lied to any U.S. government officials to gain entry or admission into the U.S. or gain immigration benefits in the United States? No. Have you ever been removed, excluded, or deported from the U.S.? No. Have you ever been ordered, removed, excluded, or deported from the U.S.? No. Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings? No. Are removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings currently pending against you? So, meron daw bang pending proceedings against you, including removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings? And then, ito, kung member ka sa military, have you ever been court-martialed, administratively separated, or disciplined? Or have you received other than honorable discharge while in the U.S. Armed Forces? No. Have you ever been discharged from training or service in the U.S. Armed Forces because you were an alien? No. Have you ever left the United States to avoid being drafted in the U.S. Armed Forces? So, umalis ka daw ba ng U.S. para iwasan mong mapili na maging parte ng Armed Forces? No. Have you ever applied for any kind of exemption for military service in the U.S. Armed Forces? No. Have you ever deserted from the U.S. Armed Forces? Kung inabandona mo daw ba ang U.S. Armed Forces? No. Do you support the Constitution and form of government of the United States? Yes. So, guys, kung mapapansin nyo, yung unang napakahabang set ng questions, puro no, halos yung sagot. And itong part na to, mag-shift na siya sa yes. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? Oath of allegiance, ito yung manunumpa ka na magiging loyal ka sa United States. Ayan, kung gusto nyo guys ng information about this, i-type nyo lang sa Google yung oath of allegiance and makikita nyo yon sa internet. Yes. Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? So, ang summary is, ng oath of allegiance, i-give up mo yung loyalty kung saan ka citizen. Gaya sa atin, guys, kung tayo ay magpapanaturalize, so i-give up natin yung loyalty natin sa Philippines. Tapos, susuportahan natin yung Constitution ng United States. Tapos, may iba pa, guys, na nakalagay dun sa oath of allegiance, kaya basahin nyo na lang. Ito, kasama to sa Oath of Allegiance. If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States? Kung sakali man daw na nire-require ng batas, like for example, magkagera, tapos kailangan mong humawak ng baril, ganun. So, okay lang daw ba sa'yo? So, yes. If the law requires it, are you willing to perform non-combatant services in the U.S. Armed Forces? Yes. So, for example, guys, pag in time of war, so yung non-combatant services, ito yung magpo-provide ng medical services, ganon, sa mga sundalo, or kung for example, ikaw yung pare, ganon, na nandun ka sa war, so yun yung example ng non-combatant services. So, hindi kayo lumalaban mismo sa war, pero andun kayo para mag-provide ng inyong services. If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? Yes. So, for example, guys, may war na ang U.S. ay kasama. Tapos, pag sinabi ng U.S. government, lahat ng tao sasama sa war, so willing ka daw ba? So, yes. So, ito guys, yung iba pang evidence, yung permanent resident card ninyo, i-attach nyo lang dito sa part na yan. Yung marriage certificate, attach nyo lang.
Tapos, pwede niyong i-scan yung file ninyo or i-take nyo or mag-take kayo ng pictures. Yan. So, ito nakalagay sa akin, you should provide evidence kasi wala akong pre-provide kasi for purposes lang to ng video natin. So, next. Additional evidence, kailangan ng tax documents for the past 3 years. Ayan, so punta lang kayo guys sa irs.gov, tapos order kayo doon, and then isi-send nila yon sa email nyo, and free lang siya. Ayan. So, attached yun sa part na to, yung tax documents for the past 3 years. Ayan, tapos ito, sa evidence of your name change, lagay nyo lang dito yung inyong marriage certificate. Or kung divorced kayo, tapos nagpakasal kayo ulit, attach nyo yung divorce decree. And kung nagpa-name change kayo through the court, so lagay nyo yung court document. Additional evidence, kung may iba pa kayong evidence na gusto ninyong i-provide. So, click natin next. Check your application before you submit. So, pag-clinic natin tong review application, so, lahat ng fill upan natin ay lalabas siya. Tapos, pwede nyong i-edit yung information kung sakali mang nagkamali kayo ng tinype or nagkamali kayo ng sagot sa yes or no. Pero, for purposes of this video, guys, ay hindi na tayo tutuloy doon kasi after nyan ay magbabayad na tayo ng ating N400 fee, which is $725. And yan, so after nyo mag-review ng application, ang next step is yung payment na. And pwede kayong mag-pay, pwede kayong magbayad online. Ayan. Tapos, after nyo magbayad online, ay papadalhan kayo sa inyong email ng notification galing sa Department of Homeland Security, pero under siya ng ELIS acronym na kayo ay nakapagbayad na ng inyong naturalization fee. So, ito guys, yung kabuuan ng N400 form online kung kayo ay magpa-file via online application. So, ayan po yung process kung paano po mag-file ng application for naturalization online. Sana po ay may natutunan kayo sa video natin for today. And paki-thumbs up lamang po at paki-share po kung nagustuhan nyo po yung ating video for today. So, that's all for now po muna. Thank you very much for watching. Have a great day and see you again on our next vlog. Bye for now!